sa bahaging ito ng Quezon City. Kapansin-pansin ang punong ito. Ang puno nasa gitna ng kalsada. Paanong humantong na nasa gitna ng daanan ang puno? At bakit kailangang bumusina ang mga dumaraan ditong sasakyan? Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Mataas at sumasakop na sa buong kalsada ang mga sanga nito. Ang mga taga rito, kinabitan na rin ng mga safety signage ang puno para makaiwas sa aksidente ang mga motorista. Marami raw plano noon ang ilang taga rito para sa puno. Pero may nangyari raw sa kanila na hindi maganda. Sinubukan naming magtanong-tanong sa mga taga rito. Pinagbabawal paputol yan. May ano ata dyan, may nakatira. Parang 20 ata nakatira dyan. Nasa 100 taon na ata yan. Kasi yung may ano dito, yung tatay niya, bata pa, puno na yan. Ano na yan, pinag-usapan na lang nung araw yan na naplanuhan kunyari ganitong araw kasi kinabukasan, iputulin. Pagdating kinabukasan, lahat sila di makatayo. Lahat sila nung nagplano. Pati yung mga driver ng bako, lahat pa sa lahat sila, binigyan naman titig karamdaman. Matagal na raw siyang tricycle driver dito at malimit siyang tumambay sa puno noon. May mga karanasan daw siya rito na hindi niya malilimutan. Yung araw mo po ako doon, bago-bago lang ako pumila, mo po ako doon sa gilid, may tumapik dito, kinabakasan, di na ako makatayo. Kaso patawas ako, pala, sabi niya, tinapik ka lang sa likod kasi maupuan mo siya. Ha? Ganabi. Kaya nagginawa, kinabakasan, kali akong bariya. Yung iba dumadaan, pag ano, yung may marunong sa mga puno, yung alay. Sa aming narinig, naghagis na rin kami ng barya sa puno. Hindi naman masamang sumunod sa paniniwala ng mga taga rito at bilang pagbibigay respeto na rin sa kanilang nakagawian. Ilang hakbang lang malapit sa puno, nakausap namin ang isang tindera. Ayon sa kanya, matagal na raw silang may naririnig mula sa puno. Hindi naman sila kasi ano yung kwento ng... Kasi meron kaming nagkikwento na hindi naman sila yung mga masasama. Mabait naman. Kasi parang ano daw namin yan, bantay. Sa aming pagbabasa-basa, kinikilala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na isang heritage tree ang punong ito ng Sampaloc. Ibig sabihin, isa ito sa matanda at endemic tree sa bansa. Ayon pa sa kasaysayan, mapuno ang lugar na ito noon sa Quezon City. At noong nagkaroon ng clearing para sa housing project, nakaligtas ang punong ito. Ngayon, ipinagmamalaki ng barangay na nakakasakop dito ang puno ng Sampaloc. Isinama pa ito sa emblem o logo ng barangay bilang isang mahalagang parte ng kanilang komunidad. Dayo naman tayo ng Rizal. Kapansin-pansin ang punong ito sa gitna ng intersection road. Malapit ito sa isang sikat na mall. Sa unang tingin, mukha itong puno ng balete dahil sa mga baging na nakalaylay rito. Ayon sa mga taga rito, matanda na raw ang punong ito. Na-preserve lang yan dahil yung balite,
Natapat lang sa gitna, parang nag-intersection. Nung i-develop yung karsada, nasa gitna na siya. Kasi matagal na nadatna na namin siya dito sa Laguna. Ang ilang residente, nakasabay daw lumaki ang puno. Ako dito sa Pitulo Sinubukan naming lumapit sa nasabing puno. Ang mga tumatambay sa ilalim, may baon ding mga kwento. Ay, wala. Kung merong biglang parang mga naglalakad, naglalaro. Kapag dumidilim na ang langit, nagbubukas na rin ang ilaw na kinabit sa puno. Sa ilang minutong pananalagi namin, wala naman kaming naramdamang kakaiba rito. Sa halip, napansin namin ang larawang ito mula sa aming kinatatayuan. Isang vape shop sa tapat nito ang ipinangalan daw sa puno. Nakarating na rin sa kanila ang kwento ng matatanda. May pinapagsabi kasi na mga kwento-kwento ng matatanda. Ano sabi nito? Meron dyan mga hapre, ganun. Kinagabihan, binalikan namin ang puno ng sampalok sa Quezon City. Wala naman kaming narinig na kakaiba mula sa puno. Sa halip, napansin namin ang ganda ng puno at ang mga pailaw nito. Lumaki tayo sa kahalagahan ng puno, lalo na't marami itong nabibigay sa buhay ng mga tao. Kaya mas nakakatakot kung tuluyan silang mawawala o maubos sa ating lugar. Dahil umabot na tayo sa mahigit 100,000 plus subscribers, nakakuha na tayo mga tamago ng silver play button. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, nag-like at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aming mga video. Samantala, may tamago shoutout muna si Kuya Willie Cotoner. Pasok! Shoutout sa mga enforcer dyan, around the world. Yan muna mga tamago. O, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang, don't forget to like and subscribe.